away. It's a brand new day, and we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are. And like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus. Pasalubungan po natin ang masigabang palakpakan ng pagdating ng 20th lungsod ng Maynila, Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Kasama po ang ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Camille Escanio, ang inyong pong tagapagpakilala at mula po sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating upang samahan kami sa pagpapasinaya at pagpapailaw ng bagong Plaza Yuchengko. Palakpakan niyo naman po ang inyong mga sarili. Batiin niyo naman po ang inyong mga katabi na isang magandang gabi. Abay, talaga namang gaganda po ang inyong gabi sapagkat napakalaki po ng iginanda at pinagbago ng lugar na ito. Last November po ay isinagawa natin ang groundbreaking ng Plaza Yuchengko sa pangunguna ni Yorme Isko at binibining Helen Yuchengko D. At alam niyo po, sa loob lamang ng maiksing panahon, abay, eto na nga. Talaga naman pong ganap na nating ma-enjoy ang bagong Plaza Yuchengko. Ang beautification program po ay isa sa proyekto at layunin ng ating pong lungsod. At ilan po sa mga pribadong sektor ay nagpaabot ng kanilang suporta. Kaya't nais po natin kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang Yuchengko Group of Companies sa kanilang kontribusyon upang maging posible ang bagong Plaza Yuchengko. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Mga kasama, pasimulan po natin ang ating pong programa ng isang panalangin na pangungunahan ng Executive Vice President and Chief Operating Officer ng Yuchengko Group of Companies, binibining Liwayway F. Hener, na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas at awit ng Maynila. Magsitayo po ang bawat isa. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Father, we are gathered here today to celebrate the opening of Plaza Yuchengko and to celebrate your goodness and blessings over us. We are therefore embracing a moment of triumph in your name and for your glory. Loving Father, we ask for wisdom, and you gave us noble ideas for the plaza. We ask for competence, and you provided us with worthy partners who delivered the project on time. We ask for life, and you showered our trees and plants with bountiful rains to grow healthy and strong. We also ask for safety, and you allowed us to complete the project with zero accident. We ask for love, and you overwhelmed us with the support from the whole of Barangay 291, from the Chinatown Fire Volunteers, and from the Manila Engineering Team. We ask for strength, and you gave us a healthy mind and body to stay our focus. We ask for leaders, and you gave us visionaries. Ms. Helen Yuchengko D., the chairperson of the Yuchengko Group of Companies, and the outgoing mayor, Isko Moreno, to whom we owe so much. Lord, we receive everything that we need, and much, much more. For this, thank you for your tender mercy and love. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw makiling, kailas magsinangalan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hindi ka mahihiting sa manlulupin, di ka pasisigil sa nalatang tubog sa simoy at sa lalim kang pagaw. May hinatang tuglakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawin
Magsiyo po na po ang bawat isa. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa pagpapasinaya at pagpapailaw ng bagong Plaza Yuchengko. Mga kasama, simulan po natin ang ating pong programa sa gabing ito sa isang mensahe mula sa tagapangulo ng Yuchengko Group of Companies. Isang masigabong palakpakan para kay Binibining Helen Yuchengko D. Mayor Isko Moreno, Mayor-elect Hani Lacuna, Vice Mayor-elect Yul Servo, Congressman Chua, mga opisyal ng City of Manila, mga panauhin, magandang gabi sa inyong lahat. In November of last year, we were all gathered here for the groundbreaking. Today, we are now ready to open Plaza Yuchengko for the enjoyment of Manila residents. This landscaped and well-lighted plaza blends perfectly well with the iconic view of the Pasig River and the historic landmarks such as the Manila Post Office and the Jones Bridge. And I can proudly say, pang postcard ang view sa Plaza Yuchengko. Thank you, Mayor Isko, for accepting the Yuchengko Group's contribution to your beautification program. Also, allow me to commend the many people who helped complete the plaza, our contractor, landscaping partners, barangay officials, the Chinese firemen volunteers, and many more who have extended their assistance during the construction period. Lastly, we hope that our modest contribution will help the City of Manila, specifically in their efforts for the revival of Escolta and the Binondo areas. Huli, maraming salamat. Maraming salamat po, Binibining Helen Yuchengko D. at sa buong Yuchengko Group of Companies sa inyong kabutihan. Muli, bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Asahan po ninyo na alagaan po namin ang lugar na ito. Ngayon naman po, mga kasama, atin pong pakinggan ang mensahe ng atin pong napakasipag na Vice Mayor. Isang masigabong palakpakan sa ating ikalawang punong lungsod, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan.
Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama dito sa pagbubukas ng bagong Plaza Yuchengko dito sa Binondo. Ang amin pong pagpapasalamat sa Yuchengko Group of Companies sa pamumuno po ni Madam Helen Yuchengko D. sa pagsisikap na maipagawa ang bahaging ito ng Muelle Banco de Nacional. Malaking tulong ito sa ating pamalan lokal sa patuloy na paglilinis, pagsasaayos at pagpapaganda ng ating lungsod sa layuning mapasigla pa ang Maynila, lalo na sa pagdating ng turismo at negosyo. May kasabihan na ang pagkakaiba ng isang dreamer sa isang visionary ay yung nananaginip ay nakapikit, samantalang yung may pangitain ay bukas sa mga mata at tinatanaw ang kanyang mga iniisip. Mapalad ang ating lungsod sa pagkakataon na isang leader na isang visionary. Sinabayan pa niya ang kanyang magandang pananaw ng malakas na political will upang tiyakin na magaganap, mangyayari o matutupad ang kanyang mga pinapangarap. Isang malaking karangalan na ipakilala ang ating inspirasyon sa serbisyo publiko, isang napaka-proactive, transformational at isang visionary leader. Siya ay naghatid sa atin ng malaking pagbabago at pag-unlad ng lungsod. Pinakita at pinadama niya ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang minamahal na lungsod at sa kanyang mga kapwa Manilenyo. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang mahalagang mensahe ng ating minamahal na punong lungsod at ama ng Maynila, ang kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Tomagos. Maraming salamat sa ating bagong halal na punong lungsod ng Maynila sa 451 years of its existence as a city government and at the same time the capital of the country, the first woman majority floor leader, the first woman vice mayor, and I'm happy and proud to share to each and everyone that our visions on making Manila, making it available for equal opportunity, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman, lahat sa Manila, pantay-pantay. Proud to share to you our first woman mayor of the City of Manila, Honey Lacuna. And of course, ang ating dating congressman na Yul Serbo na ngayon ay vice mayor na rin. At ang kanyang humalinhin din sa kanyang distrito, dito sa 3rd District, congressman na Joel Chua. At ang ating mga konsehal, Konsehal Nieto, Konsehal Pogoso, Konsehal Sarkal. O yung bata pong Sarkal. Ito yung guwapo. Guwapong Sarkal na marami pang buhok. Kasi retire na rin yung tatay niya. At siyempre, sa ating mga barangay official, kay dating Chairman Tanlimco, at kay Chairman Escolta at mga taga-barangay kagawad, Secretary Treasurer, napakaswerte ninyo. Akalain ninyo, biglang umaliwalas yung lugar ninyo dito sa Riverbank Escolta. Yan ay isang bagay kung bakit tayo nagsama-sama dito, tayong mga taga-Maynila na nandito at mga taga-lungsod na dumadako dito upang taus-pusong pasalamatan ang ating minamahal na Helen Yuchengko D. Maraming salamat. On behalf of the people of Manila, not only Binondo, not only Escolta, but we are grateful to you and to your family. And this is our small token, making it a Yuchengko Park. Ito, maipangalan man lamang namin sa iyong mga ninuno, ng pagkilala namin sa iyong pamilya sa pagiging mabuti ninyo
sa aming kapwa Batang Maynila. And of course, to the Yuchengko Group of Companies, to the people behind it, thank you very much sa inyo. At sa ating mga kawani ng pamalang lungsod, ang mga mabibilis kumilos. Mabilis ba talaga kumilos? Si Engineer Andres. Ayan. At sampu ng kanyang mga kasamahan. At si Engineer Randy Sadak. Ayan. At sa ating mga fire volunteer na nandito rin na lagi natin nakakatulong lagi. So anyway, sa inyong lahat, no, sa DTCAM, may bago na naman kayong alagaan na lugar. Marami salamat sa inyo. Now, sa mga taga-Maynila, sa ating kapulisyan, itong patuloy na effort in our small little way na maging maliwalas. Ibaling, luma ang Maynila. Age gives character to an individual and to a city. And that cannot be taken away from Manila. Yun ang Maynila. Yun ang kaibahan ng pagiging Maynila. Yung kanyang edad at kanyang-kanyang geografiya. We are on the side wherein our first Filipino-Chinese settling area, or what we call Binondo. On the other side is the first community of the Spanish government. So there are bridges connecting two culture, two history. Kaya ganun na lamang, kahit sa kanta ng awit ng Maynila, ang isinasaad, Maynila, Maynila, dalin mo ang bandila. So, kaya sa inyo na mga tagalungsod, and let me take this opportunity to thank you, to thank each and every one of you for giving me a chance to be the mayor of Manila. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Ngayon naman, aking panawagan, katulad na naging panawagan ko noong 2019, nung ako'y mahalal bilang mayor ng lungsod ng Maynila, na ginawa nating umikot sa Makati Business Club, PCCI, FCCI, lahat ng organisasyon ng negosyante, na nanawagan ako sa kanilang harapan at the time. That was July of 2019. Una, nanawagan ako na sila'y muling magtiwala at bumalik sa Maynila pagkat iniwanan po nila tayo because of uncertainty, but because of maybe they don't see anything na nagbago sa Maynila for so many years. At ang pangalawang ginawa ko ay humingi ng tawad sa kanila sa kapabayaan ng siyudad ng Maynila na napag-iwanan ng mga kapitbayan sa Metro Manila. At maraming salamat sa kanila saan man sila ngayon naroroon sa kanilang opisina at bahay na sila ay nagtiwalang muli at bumalik sa Maynila. In fact, as you all know, from a regular 20-30 billion a year of business coming in the city of Manila, on our first year, 123 billion came in the city of Manila. On the second year, on the height of pandemic, because of making business atmosphere better, or what we call easing rules, liberalizing laws and regulation, and making it a more business-friendly city, 147 billion came in on the second year. So, ibig sabihin, sa ating mga barangay officials na nandito, no, sa ating mga kapulisyahan at kapwa-kawani ng pamahalaan, kapag ipinaramdam natin sa tao na may gobyerno pala, kapag pinakita natin sa tao na there is certainty in rules, in policy, and there is continuity, and they see actions, they see results, they will come back. And sabi nga ng DTCAM, ni Director Charlie,
Sabi nga namin, welcome po kayo sa Maynila. Halik kayo at bumalik kayo mulit, maghanap buhay kayo sa Maynila. At maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Kaya ngayong gabi ang pakiusap ko kung anong pagtitiwalang ibinigay ninyo sa akin ay siyang ipagkaloob niyong ipagpatuloy na ipagkatiwala kay Mayor-elect Hani Lacuna Pangan. We'll make sure that whatever we have started, or at least little success that we have achieved. But don't get me wrong, we have also some failures, but we've learned fast and we've moved fast not to do it again. But modesty aside, in our own little way, I think from where we are 3 years ago, from where we are during the challenging days, times, months, and weeks of our lives under the pandemic, I think, salamat sa Diyos. Salamat sa lahat ng tumulong. Nakaraos ang mamamayan, negosyante, pamayanan, at pamalang lungsod ng Maynila sa loob ng pandemyang ito. At yan, naniniwala ko na may pagpapatuloy ng ating minamahal na incoming mayor. Because gusto kong ipaalam sa inyo na lahat ng anumang mga naganap nangyari sa lungsod ng Maynila, siya ay bahagi nito because kasama ko rin siya habang puyat ako, puyat din siya. Kaya nung nagka-COVID siya, nagka-COVID din ako. Ayan ang ating minamahal na Mayor-elect Hani Lacuna Pangan. So ipagpatuloy nyo lang. I know that other cities may offer better space, new spaces. They may have all the good buildings, good for them. But again, they cannot take away the character of the city of Manila because of rich in history. And in fact, even Ma'am Helen would agree that is her father and others started here in Manila. And I'm happy that malapit pa rin sa puso ng mga umahon, umangat sa buhay na nagsimula dito sa Maynila, ang lungsod ng Maynila. At sana mapanatili niyo ang pag-alab o lagablab o init ng inyong pagmamahal sa lungsod. Dahil we cannot do it alone. We need your help. And this is just a start. At marami pang panahon na kakailanganin namin at pagtutulungan ng bawat isa. So muli, Tia Helen, thank you very much. Bago ka maambunan, mahaba akong magsalita talaga. But maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Maraming salamat po. Yorme Isko Moreno Dumagoso. Alam niyo po, hindi po natin may tatanggi na malaki po ang ipinagbago ng Maynila dahil tayo po ay nabiyayaan ng masigasig at pinunong may malasakit. Kaya maraming salamat po, Yorme Isko at Mayor-elect Hani Lacuna sa inyo pong pagtutulungan. Ngayon po, mga kasama, sa pagkakataong ito, mga kasama, mayroon lamang pong ibibigay si Yorme Isko. Alright. Sisimulan po muna natin ang pagpapailo po ng bagong Plaza Yuchengko. Sabay-sabay po tayo magbilang in 3, 2, 1. Ganap na nga pong napailawan ang bagong Plaza Yuchengko. Ngayon naman po tayo po ay dadako na sa pagpuputol ng laso. Ito po ay sa pamumuno ni Yorme Isko, Mayor-elect Hani Lacuna, kasama po si Binibining Helen Yuchengko D. Kahit mga kasama, humanda na po tayong lahat sa opisyal na pagpuputol ng laso dito po sa bagong Plaza Yuchengko. Sabay-sabay po tayo magbilang, mga kasama, in 5, 4, 3, 2, 1. Ganap na nga pong nabuksan ang bago Plaza Yuchengko. Maraming salamat po at ngayon naman po atin na pong ibibigay ang regalo po, ang handog ng ating pong minamahal na ama ng lungsod sa ating pong Binibining Helen
Ellen Yuchengko din at mga kasama din po itong saksiya. Palakpakan naman po natin sila. At maraming maraming salamat pong muli sa Yuchengko Group of Companies sa Inipong Kabutihan. At talaga naman pong naging posible ang pagbabago dito po sa bagong Plaza Yuchengko. Isang masigabang palakpakan po sa pagtutulungan po ng ating pong lungsod, Mayor Isko Moreno Magoso, Mayor-elect Honey Lacuna, sa pagtutulungan kasama po si Yuchengko Group of Companies, Filipinong Helen Yuchengko D. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po. Batang Maynila, welcome po kayo dito po sa bagong Plaza Yuchengko. Ang bagong Plaza Yuchengko po ay mayroong 285 meters, mayroong 24 Philippine native flowering trees, 28 lampposts, 16 light bulbs, 14 plant boxes, at 8 plant wells. Abay talaga naman sa bilis po ng kanilang kilos ay eto na nga, shock na ma-enjoy po natin ang bago at maaliwalas na Plaza Yuchengko. Maraming salamat po muli sa lahat ng nakiisa sa ating pong mga barangay official, sa mga konsehal, sa pamahalang Luzon ng Manila. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ito po si Kapil Escanio, ang inyong tagapagpakilala, at enjoyin po natin ang bago Plaza Yuchengko. Thank you so much for watching, and don't forget to click that subscribe button and of course the bell button so you'll be notified when we have new videos for you.